It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang, 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 magandang morning! Good morning, missis! Good morning, mommy! Good morning ka, ma'am! Hello po! Welcome sa ating program. Magandang umaga, mommy! Ako po si Mommy Rachel de la Rosa at welcome po sa ating pong Friday edition. Ito po ay usapang pangkabuhayan. Opo, dahil alam natin ano na kailangan natin ng karagdagang income. Oo, pangkabuhayan. Kaya po, ngayon sa araw na to ay bibigyan po namin kayo ng isang free, oo, na mapapanood, no, na pwede po ninyong gayahin, pwede po ninyong gamitin, oo, di ba? Wala kaming problema. Wala tayong pag-uusapang copyright. Ito po ay para po sa inyo. Yan, binibigay namin. And we are thankful sa ating mga partner sa Quirino State University. Dahil ngayon po, nako, isang masarap na palaman na pangnegosyo, na pangkabuhayan ang iluluto natin. Ito po ay ube spread. O, di ba pangalan pa lang ka, ma'am? Naiisip ko na talaga yung itsura ng ube na ilalagay ko sa tinapay. Tapos kakainin ngayon habang ikaw ay nagkakape. Kaya po, manatili kang nakatutok dito ka, ma'am, dahil panoorin natin paano ang paggawa ng ube spread at ganun din ano ang ating pong interview sa ating pong video producer ngayon, si Ma'am Ariane Ramos. Kaya po stay tuned dito sa Magandang Umaga, Mommy! Sa panahon ng kalungkutan, siya lamang ang ating sandigan. Lumakad man sa kadiliman, siyang nagbibigay ng kaliwanagan. Ang kabutihan niya ay hinding-hindi matatawaran. Ang pag-ibig niya habang buhay at walang hanggan. Di siya nagpapago, siya'y tapat sa kanyang pangako. Siyang tagapagligtas ng buong mundo. Sa Diyos.
Balik po ang magandang umaga, Mami. Ako po si Mami Rachel de la Rosa at ito ang ating istasyon, 1143 DZMR Missions Radio. At maraming salamat po dahil ikaw ngayon ay nakikinig dyan sa iyong radyo kasama namin simula kaninang umaga. Oo, di ba? Pag sign in pa lamang po ng ating istasyon ay, ayan, nakabukas na ang radyo. Oo. At yung iba nga ginagamit pa yung ating pong radyo na alarm nila. Oh. Pag sinabing alas 11 hanggang alas 12 ng Biyernes, ay, ma'am na yan, usapang pangkabuhayan. Diba? Isang oras po tayo. At ang magandang umaga, Mami, ay napakikinggan po Lunes, Miyerkules, at Biyernes, 11 to 12 in the afternoon. At ito nga po ha, ay sabi natin kanina, magluluto tayo ng ube spread. Masarap ang ube spread ka, ma'am. Siguro nabanggit ko na yan dati no, na ako ay paborito ko na naman. Ube jam naman po ka, ma'am, yung niluluto ko. So mamaya, sa atin pong panayam kay Ma'am Ariane Ramos, malalaman natin ano yung pagkakaiba ng ube jam sa ube spread. Oo, kasi ngayon, 'di ba, parang everything is ube. Oh, malapit na ang summer. Sobrang init. Oh, ano ang classic na makikita natin na palamaan na flavor ng ice cream? 'Di ba ube? Oo, kaya nga sa sorbetes eh, 'di ba? Yung si Manong, sorbetero, dalawang flavor lagi, ube or cheese or keso or ube sa kamangka. Ganun. Pero wait, there's more. Ito pong ube ay kahit saan. 'Di ba iba-ibang flavor, nagawa na po natin 'yan dito eh. I mean, iba-ibang produkto, tinapay, cake, o ano pa ba? Anong naisip mo diyan ka, ma'am, ha, na food product gawa sa ube? Ah, ang gusto mo lang talaga ube spread. Opo. O sige, hindi na natin patatagalin 'yung ating pong akin pong kwento dito. Sama-sama po nating panoorin. I-ready na ang iyong ma'am notebook, ang iyong ballpen, sulatan, para maisulat po yung ingredients at proseso sa paggawa ng ube spread. Kasama po ang ating pong kaibigan o mga kamam sa Quirino State University, Cabarugis Campus. Wala pong iba kundi si Ma'am Ariane Ramos. Magandang umaga mga mami, andito na naman ako. Ako nga pala si Ariane Dulawan Ramos from Quirino State University na magbabahagi sa inyo ng isang kaalaman na pwede nating pagkakitaan. So, ang iluluto natin for today ay ube spread. So, ube ang napili kong ibabahagi sa inyo sapagkat ang ube sa Quirino province ay napakadami nang nagtatanim. So, ito yung mga ating mga ingredients na gagamitin natin sa ube spread. So, number one, syempre, ang 2 cups na ube, 1/8 bar of butter, okay. Tapos 1/4 cup of brown sugar, at kailangan din natin ng coconut milk na 1/2 cup, at 3/4 cup ng kondensada. At kailangan din natin ng 2 pinch para magbabalansa sa lasa ng ating ube spread. So, asin. So, ito yung mga kailangan natin. Napakadili lang po nito. Meron lang po tayo 6 na sangkap para makagawa tayo ng ube spread. So, ang una nating step or procedure na gagawin, syempre, halo natin ang mga wet ingredients sa ating. Kailangan lang po natin pala ng isang pan. So, mas maganda po kung gagamit tayo ng non-stick pan para sa ganun, mas madali tayong maghalo. So, para sa unang procedure, ihalo muna natin lahat ng mga liquid ingredients. Pangalawa, ang ating coconut milk. So, mas paigi po na ihalo muna natin ito sa ating kawali bago natin ilagay sa apoy. Para sa ganun, talagang maihalo natin lahat ng mga sangkap. No? At ang susunod nating ilalagay ay yung asin.
na siyang magbabalanser sa ating ube spread. So, ihalo lang natin hanggang mag-blend lahat ng mga sangkap. So, after natin maihalo, so ang tip ko lang, huwag muna natin ihalo ang ating batter, no? Pag malapit na itong maluto, saka natin ihalo. So, pag nag-blend na lahat ng mga sangkap, so dito na natin ilalagay ang ating ube. Okay. So, ihalo natin. So, kung mapapansin nyo, hindi ako naglagay ng tubig. O? Hindi tayo maglalagay ng tubig sapagkat iniiwasan natin magdagdag ng moisture sa ating ube. Upang sa ganoon, ang ating ube spread ay magtagal. So, choice nyo din po mga mami. Pag gusto nyo pang mas purple yung color niya, pwede kayo magdagdag ng ube coloring. Pero sa akin, okay na ito kasi since yung ube na ginamit natin ay talagang natural color. So, ihalo lang natin hanggang lahat ng ingredients ay nag-blend. So, dapat ganito yung magiging texture niya pag naihalo na natin lahat ng mga sangka. So, pag naihalo na natin, pwede natin ngayon ang ating galan sa medium heat na apoy. So, continuous lang tayo sa paghahalo. Mekus-mekus. Hanggang mag-blend ang ating ube spread. So, okay, so makalipas ang 15 minutes sa ating paghahalo. So, ito na yung ating ube spread. So, bago natin ilalagay sa mga lalagyan or sa mga glass jar, syempre, dapat, number one rule is, dapat malamig ng ating ube spread. So, okay na. So, kung nakita natin na medyo ganito na, medyo sticky na or nag-double na or mas mahirap na siyang haluin, dito sa time, ilalagay na natin ng ating butter. Halo-halo lang natin hanggat ang butter ay na-melt. So, magbibigay ng mas creaming lasa at aroma sa ating ube spread. Okay, muli, ito po ang ating finished product. Ang ube spread, masarap, malinam na, matigit sa lahat, walang preservative. Hanggang sa muli! Magandang morning! Good morning, Mrs. Good morning, Mommy! Good morning ka, Ma'am! Hello po! It's a wonderful Friday morning ngayon. Siyempre, usapang pangkabuhayan po tayo and we are thankful dahil ayan, kasama po natin ha ang ating pong guest galing po sa Quirino State University, Cabarugis, Quirino Campus. At eto nga po yung napanood natin kanina ha, ube spread, napakasarap ka ma'am at napakadali lang gawin. And so, i-welcome po natin si Ma'am Ariane Ramos, faculty member and extension coordinator and trainer sa Hospitality Management Department ng Quirino State University. Good morning, Ma'am Ariane. Hello po. Isang mapagpailang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga mommies. So, sa inyo din po, Ms. Rachel. Good morning po sa inyo. Thank you po, ma'am. Salamat po sa pag-produce ng video para sa atin at sa pagpapaulak sa atin na ma-interview kayo. Baka po meron po kayong nais na batiin na mga, ayan, kasama, kamag-anak at workmates dyan po sa Cabarugis. And so, magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang pong batiin, syempre, ang aking departamento kung saan ako nabibilang ang Bachelor of Science in Hospitality Management na pinapangunahan ng aming program chair, Ma'am Karina Rustia.
at lalong-lalo na po ang aming campus administrator sa Cabarugis Campus, Sir Baltasar Damanse, at maging ganun na din po ang mga mamis natin na nagaantabay sa ating serye for today's video. Yun lamang po. Yan. Yan. And ito nga po, ma'am, ha, balik tayo sa ating pong serye. Hello po sa inyo dyan sa Cabarugis Quirino Campus ng Quirino State University. Salamat po sa pag-produce pa ng video. At ito po, ma'am, tanong ko lang po, unang tanong ko, ano po yung pagkakaiba ng ube spread sa ube jam? Kasi nung tinitingnan ko yung process, sabi ko parang ganyan din ako gumawa ng ube jam. Sabi ko, ano po yung pagkakaiba po ng dalawa? Though ang almost the same naman po sila na ang main ingredients sa ginamit ay ube po. Ngayon lang po kasi ang jam po kasi is mas madami siyang sugar compared sa spread. Yun po yung pagkakaiba nila. Kaya mas matamis po in terms of yun, yung asukal, yung ube jam po compared sa ube spread. Ah, okay. Actually, ma'am, nung tinitingnan ko nga yung ube jam, sabi ko, ginagawa ko rin siyang palaman eh. So, sabi ko, eto pala. Oo, so, mas gusto ko to dahil konti lang yung sugar at saka madami siya talagang ube. At nakita po natin, ma'am, alam mo ba na walang flour? So, purong ube po ito. At ang ube ay napakamasustansya. Ang next na question ko po, kasi naglagay po kayo ng coconut milk. Ano po ito? Yung parang coco cream or coconut milk? Ano po ba yung pagkakaiba ng dalawa na yan? Yes, ma'am. Yung coconut milk po yung ginamit ko. Actually, ito po yung ano, para mas madali siya. Ano, yung minsan kasi yung problema natin. Kahit gusto nating gumamit ng yung talagang natural process. Pero since medyo complicated na yung proseso, kaya bumili yung ano na lang po, yung naka-pack po siya yung ginamit namin, particularly yung Coco Mama. Since yun po yung coconut milk na wala po siyang flavor or wala po siyang additives na idagdag na talagang yung unang piga po siya. Ah, so parang kunyari po, for example, ang marami, kunyari ako, meron kaming mga nyog, may nagbigay sa akin. Pwede ko pong gamitin yun. Tapos yes, yung unang piga, unang press, walang water. Yes po. Yun. Unang piga o, kasi po. Siyang... Yes, ma'am. Oh, yeah. Same so, naman po ma'am, sila. Po. Wala namang problem. Ah, kasi po parang nabanggit nyo po doon, dapat kumbaga, as much as possible, nilalesen natin yung maraming moisture kaya hindi po kayo naglagay ng water. Yes, ma'am. Oo. Opo. Yun po okay. Yung iniiwasan natin. Tapos ma'am, eto po, di ba inuna natin yung ating po mga wet ingredients, so yung coconut milk, and then yung condensed milk, and then yung ating ube. Yung pong sa ube natin, eto po ay na-boil na siya, tama po ba? Or grenade na hindi pa naluto? Yes ma'am, bali binol po muna namin siya, and then ginamitan po namin ng hand mixer. Hand mixer po yung ginamit namin para as in talagang fine na fine siya, mapuree talaga siya. Para at least pag kinain natin, wala tayong yung kumbaga yung buo-buo po. Yes, ma'am. Yeah, so yun po kasi yung ano eh, 'di ba? Yun yung hinahanap natin na consistency, na spreadable siya kasi nga ube spread. Oo, yan. Yes. And ang isa pa dito, ma'am, na gusto ko pong tanungin, kasi 'di ba madali po siyang masunog. So, yung ating pong fire, pagka inilagay na natin siya, 'di ba nahalo na po natin siya wet ingredients, and then ilalagay natin yung ating pong ube, tapos isasalang na natin, ano po yung initial na temperature ng ating pong kalan? Since, ano, napaka-sensitive po sa apoy nito kasi meron wala po siyang halong tubig talaga. Mapansin lang po natin yung wet ingredients na ginamit natin. Yung coconut milk, tapos yung condensed milk, and then yung butter. So, inuluto po siya, continuous na stirring in a medium heat po. At ang ginamit, mas maganda po ang gamitin natin na ano na palayok is yung non-stick pan po. Para maiwasan natin yung pagkasunog or pagkadikit sa mga sa kawali. Yeah, and siguro kung wala pong non-stick yung ating pong mga kamam, they can use yung palayok nila, pero talaga medyo extra yes, effort ma'am. Po yun opo. Sa halo-halo kamam. Yes, oo, ganun ma'am. Po siya. Pero
It's worth it naman po pagkatapos yung maluto. Nako, yung finished product, masisiyahan kayo. And, oh, eto ma'am, isa ko pa pong tanong. Kasi ang ginamit niyo po, usually, pag ganito na puro po siya na ube, hindi siya ganun na bright purple or violet. Medyo, yes, ma'am. Medyo light ang color niya. Ako po gusto yes ko yun. Pero syempre for commercial purposes, di ba? Pag nakita na, wow, ube, totoo kailangan dark. Yan. Ano. Yan. So, although nabanggit nyo po na pwedeng magdagdag naman ng ube flavoring, ube yes coloring ma'am po, no? Yan. Opo. Ma'am, how about yung vanilla? Okay lang po ba magdagdag ng vanilla? Hindi pwede. Yes, ma'am. Okay lang po. Depende po sa preference. So, pero pag naglagay na po kayo ng ube essence or yung ube flavory, okay lang po na huwag na pagdagay ng vanilla. Baka po masyadong mabango or maglaban yung amoy ng dalawa. So pag meron yung isa, okay lang po na huwag naglagay ng isa. Ah, okay. Sige po. Okay, actually, wala na po akong tanong. Napakaganda po, napakalinaw nung proseso na ginawa niyo po no, dun sa video. At ang sa akin na lang po ay, ano po ba yung tip na maibibigay niyo sa ating po mga kamam ngayon na nakikinig na first time, yan, first time na gagawa nitong ube spread. Ako siguro mga second or third time na po ako nakagawa eh. Oo. Pero doon sa mga nakikinig po ngayon at gusto nila itong subukan na gawing pangkabuhayan, ano po yung dapat nilang tandaan na pinaka-importante sa paggawa po ng ube spread? And so, ito po yung aking tip lamang po sa mga first time na gagawa ng ube spread. So, sa paggawa po ng ube spread, syempre, kailangan po nating isaalang-alang yung kalinisan or yung tinatawag natin na hygiene and sanitation. Since ang ube spread po ay meron po siyang coconut milk and condensed milk. So, ito po ay prone po siya for spoilage. So, kaya kailangan po ay na malinis po talaga siya. And then, after po nating maluto yung ating ube spread, kailangan po natin, bago natin siya takpan, kailangan natin dapat talagang tignan or i-check na talagang malamig na yung ube bago natin takpan. And then, of course, for storage, kung gusto natin mas maprolong yung buhay ng ube, ilagay lamang po natin ito sa chiller para ma-maintain yung temperature niya. Kasi po talaga ube spread or any kind of itong mga starchy crops na ito is madali talaga siyang mapanis. Kaya once na open po natin, make sure po natin na ilagay po or ibalik po natin sa chiller. So yun lamang po at syempre panatilihing malinis ang working area. So chiller po ito ma'am, hindi po ref lang? Or ibig niyo po ba sabihin ay keep it chilled sa ref or dapat po yung sa chiller? Kasi di ba dalawa po yan, ref, chiller, tapos, I mean, freezer, tapos chiller, tapos ref. So, opo. So ulitin lang po natin, ma'am, doon po sa, kasi sabi niyo po ay sa chiller. So, iklaruhin ko lang po, chiller po ito or ref? Okay lang. Yes, ma'am. So, pwede pong ref lang siya. And for how many days po ito na pwede sa na refrigerated? Actually, ma'am, itong ube spread, kaya niyo pong mag-last up to 3 weeks. Make sure lang po natin na yung ginagamit natin for serving is talagang malinis siya, hindi yung binabalik-balik po natin para maiwasan po natin yung cross-contamination na tinatawag. That's right. Okay po. Sige, ma'am. Thank you very much po. We appreciate yung ube spread. Sasabihin ko na naman sana na favorite ko eh. Lahat yata ng mga nag-produce na video, no? Sige po. Ma'am Ariane Ramos, maraming salamat po sa inyo dyan sa Quirino State ma'am University, Cabarugis Campus. Sana po pag kayong magsasawa, patuloy po ayos, na maging ma'am kabahagi ng Ma'am Usapang Pangkabuhayan. Ingat po kayo and God bless po. Thank you po. Thank you, thank you. La 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 la
not a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now, the coconut is a big nut, but this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa tree. Of the cocoa tree from the cocoa palm family. There are so many uses of the coconut tree. You can build a big house for the family. All you need is to find the coconut man. If he cuts the tree, he gets the fruits free. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa tree. Of the cocoa tree from the cocoa palm family. Coconut. Coconut bark for the kitchen floor. If you save some of it, you can build a door. Now, the coconut trunk, do not throw this junk. If you save some of it, you'll have a second floor. The coconut wood is very good. It can stand 20 years if you play it wood. Now, the coconut root, to tell you the truth, you can throw it or use it as firewood. The coconut leaves, good shade it gives, for the roof, for the walls, up against the eaves. Now, the coconut fruit, say my relatives, make good cannonballs up against the thieves. It's the cocoa fruit, it's the cocoa fruit of the cocoa tree, of the cocoa tree from the cocoa palm family. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now, the coconut nut is a big nut, but this delicious nut is not a nut. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now, the coconut nut is a big nut, but this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa tree. Of the cocoa tree from the cocoa palm family. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa tree. Of the cocoa tree from the cocoa palm family. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa tree. Of the cocoa tree from the cocoa palm family. La 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 la. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your missions radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Welcome back po sa ating program. Napakaganda ng usapan natin together with Ma'am Ariane Ramos. So, alam na natin ngayon na yung ube jam pala ay mas maraming sugar no kaysa dito sa ube spread. So, mas gusto ko na ngayon ng ube spread. Oo. At nakita natin ka Ma'am na yung ube, hindi lang siya pang tinapay. Oo. Ang una kong nito ay yung pandesal na ube, cheese pandesal. Di ba may ganyan? Pero ngayon, wow, ang ube talaga kahit saan mayroon. O di ba, pwede siya sa mochi, pwede siya sa nilupak, pwede siya sa... Ano yung mga ube products dyan ka ma'am sa inyong lugar na nakikita nyo? O meron nga tikoy na ube. O di ba may nakita ako, ube flavored. Puto, meron ding ube. Ano pa? Cake. Ano pa? Meron pa? Pichi-pichi na ube. Meron mang ganun. Oh, grabe ha. Very creative ha. Yung ating mga nanay talaga naman. At marami pang iba na gawa po sa ube. May isa nga nakita ko. Alam mo ko ma'am kung anong nalagay niya? Ube donut. Oh, di ba? Tapos yung ube cake. Alam mo kung ano yung nandun sa palaman niya? Yung parang cream niya. Gawa sa ube.
So I think, ito pong ating ube spread ngayon. Ako, nakalimutan kong tanungin ka, Ma'am Ariane Ramos. Pwede tayong gumawa ng donut, tapos yung palaman niya ay itong ube spread. Diba? Or yung tinapay, gawa, ay ang palaman niya ay ube spread. Grabe. Alam mo ka, Ma'am, habang kinukwento ko yan sa inyo ngayon, ay nagutom ako. Nai-imagine ko yung itsura ng ube spread na creamy, spreadable, tapos ang sarap kasi malamig. Di ba? Masarap tong malamig eh. Tapos lalagay mo sa palaman. Ay, lalagay mo sa tinapay. Ay, nako. Pati ice cream ka, Ma'am. Ah, pwede to. Di ba? Pag bibili ka ng ice cream, o lagay mo siya ng ube spread sa ibabaw ng ice cream. Ah, di ba? Ang ganda ng mga idea na yan. Pero wait lang, eto ka, Ma'am. Alam mo ba, para masyado ko nang pinapromote ang ube. O, eto ka, Ma'am. Ang ube pala kasi ay sobrang dami niyang magagandang benefits. Especially sa ating mong kalusugan. Ang pinag-usapan po natin dito ay yung purong ube. Okay? Hindi po yung ube flavoring or parang ginaya lang yung color ng ube. Yung parang nalagyan lang ng mas maraming color, food color na pang ube. Para magmukhang ube. Oh, hindi po yun. Ang sinasabi natin dito ay mga food products na talagang ginamita ng puro or mas madaming ube. Oh, kagaya po nitong ating ube spread na niluto natin kanina. So, ito po, galing po ito sa angpinoy.net. Tsaka marami tayong ano ngayon eh. Marami akong kinuhana na materials. Healthyme.com, everydayhealth.com. Yan. Sabi po dito, no, ang ube ay, ang tawag din dito ay purple yam. O para at least meron tayong alam na trivia, di ba? Pwede natin sabihin sa mga anak natin. Anak, alam mo ba kung ano ang purple yam? Di ba? A, taro. B, ube. C, kamote. So pag alam niya, di very good. O, at least meron siya panibagong natutunan. So ano yung sagot natin ka, Ma'am? Ube. At ito pong purple yam na to or ube ay napakarami pong vitamins, minerals at antioxidants. Masarap. Oo. Appealing ang mata, lalo na sa mga may hilig sa violet. At ang maganda po dito, in fairness po dito sa Kawayan, meron akong nakikita dyan na mga nagtitinda na daming ube. Tapos pag tinitingnan ko, sabi ko, ano ba yan? Totoo bang ube yan? Or yung kamote yan na color violet? Ube talaga ka, Ma'am. Alam mo, ang laki na mga root crops. Sabi ko, wow. Ang sarap naman na iluto niyan. Oo, kaya naman ka, Ma'am. Ayan, marami ba kung may nakita kang ube dyan sa palengke? Or mamamalengke ka mamaya? Or bukas, kasi weekend. Tapos merong ube, bumuli ka na. Tapos gawin mo tong ube spread. Oo, kasi hindi lang yung pangkabuhayan, kundi pangkalusugan din yan. Alam mo ba, Ma'am, kung bakit? Ang ube po, number one, ay masagana sa antioxidants. Vitamin C at saka anthocyanins. Ay nako, nakalimutan ko na naman kung ano yung anthocyanins na yan. Basta antioxidant, piniprevent niya yung pag-oxidize ng katawan natin, kaya mas healthy tayo. Healthy yung mga cells ng katawan natin. Hindi tayo madaling magkasakit. Oh, yun yung importante, di ba? Ano pa? Wow, ha? Sabi ng mga research, itong polyphenol na nasa anthocyanin na nasa ube, di ba? Siyempre, kailangan ganun eh. Ay napatunayan nila o nakita nila na maaaring makapagpabawas sa pagdami ng cancer. Ng mga cancer cells. Kasama daw dito yung colon cancer, lung cancer, prostate cancer. Pero wag na natin antihin na magka-cancer pa talaga tayo bago kakain ng ube. Kung meron diyang ube ka, Ma'am, edi lutuin natin. Oo, kung ayaw mo nga nung gagawing ube spread, edi pahuluan mo lang tapos kainin. Pero sayang naman, oo, paggawin mo ng pangkabuhayan yan, kaya gawin po yung ating ube spread, di ba? At pag nasubukan mo ka, Ma'am, we will appreciate po kung makakapagbigay po kayo ng feedback dito sa atin. Message nyo lang po kami sa 0917-564-8388
At babasahin po namin yung inyo pong mga mensahe, yung mga text messages. Kung meron po kayong suggestion, meron kayong feedback, meron po kayong nais nyo na, alam mo, i-discuss natin dito na lulutuin. O, di ba? Na pangkabuhayan ideas. Welcome din po yan. Text lang po kayo, 0917-5648-3888. Or maaari po kayo mag-message dyan sa Facebook page ng 1143 DZMR Missions Radio. At, ito, last muna ngayon bago tayo mag-break. Alam mo ba na ayon dito sa ating material, ang ube pala. At pagkain palagi ng ube, ito ay nakatutulong para sa pagpapababa ng blood sugar, lalo na doon sa may mga type 2 diabetes. Oh, kasi meron daw isang pag-aaral no, na ginawa na yung kumakain ng ube. Although ang nilagay dito ay ube extract. So yung purong ube in-extract nila. Ewan ko kung paano yung in-extract ka, ma'am. Pero ang nakita nila dito ay yung mga kumakain noon, no, nagkaroon ng ay, gusto ko to. Kahit wala pa tayong diabetes. Pang papayat. Oh, so, nakapag-encourage daw ng bumaba ang timbang. At nag-improve yung blood sugar. Oo, ibig sabihin, hindi, kumbara kasi sa tinapay ka, ma'am, diba? O, ito, purong tinapay. Or purong sabihin mo na milk drink. O, tapos kakain ka ng nilaga lang na ube. Diba? So, automatic yung spike ng blood sugar mo doon sa sugary drink. Kumpara dito sa ube na pagkakainin mo, parang kagaya ng kamote. Diba? Mas matagal siyang ma-burn ng katawan natin. So, mas busog ka. Hindi ka may naguguto. So, ang galing ano, yung may mga ganyan. So, nakatulong daw ito para yung tinatawag nga natin na blood sugar control. At ang ube, kagaya po ng kamote, ay merong tinatawag na low glycemic index na maganda para hindi tayo agad yung ting ng blood sugar. Hindi siya yung spike ng blood sugar kasi doon nagkakaproblema yung katawan natin eh. Pagka hindi niya maintindi yung gutom na gutom ka, wala ka pang kinain, naipa, tapos pagkagising mo sa umaga, di ba? Soft drinks. Or di naman kaya ay something sweet. So, ang dami mong ang energy agad, ganun yung blood sugar mo, pero hindi naman yung sustained throughout the day. So, may effect po yan sa ating katawan. So, kain po tayo ng ube ka, ma'am. Diba? Maganda siya. Okay. So, pagpapatuloy po natin yung ating pong kwentuhan mamaya, break lang po muna tayo ng konti. Magbabalik po tayo pagkatapos po nitong ating pong music. Dito lamang po yan sa Mom. My ups and downs, and there you
back po sa magandang umaga, Mami. Ako pa rin si Mami Rachel de la Rosa. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. At ngayon pong araw, no, nagluto tayo ng ube. Ube spread. At ito po ay maganda na subukan natin ka, Ma'am. Gawin po natin pangkabuhayan din. Di ba madali lang gawin? Oo, i-costing lang po natin ng maayos. At kung first time mong gagawa nito ka, Ma'am, go ahead. Oo, yung parang pangbahay lang muna ba? O para sa mga bata, tapos tikim-tikim, tapos adjust-adjust doon sa timpla. Kung ano yung gusto mong lasa niya, yung ganun ba? Tapos packaging. Hanggang sa meron ka nang ma-develop na, eto okay na siya, pangbenta na siya. Diba? Kasi ma'am, alam mo ba, pinag-uusapan nga natin ngayon, ang ube pala ay napaka-masustansya. Bakit? Kasi number one po siya ay merong tinatawag natin na antioxidants. Alam po natin kung anong function ng antioxidant sa katawan natin, di ba? At itong ube ay meron po siyang hindi lang vitamin C, kundi yung tinatawag natin na anthocyanin. Siyempre, ni-research ko. Sabi nito, anthocyanins daw ay ito yung mga colored, yan. Sabi ko sana kulayed. Colored na water-soluble pigments na nasa phenolic group. Ano naman yung ibig sabihin ng phenolic group na yan? Ito pong mga anthocyanins na to na nasa ube ay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-obese. At nakakatulong pa ito para mag-prevent ng tinatawag natin na cardiovascular diseases, yung mga sakit sa puso. Ang galing naman, ano? So, kung ganyan pala yan ka, ma'am, ha? Ganyan pala kaganda itong ube. Aba, kainin natin ang kainin. Actually, ngayon ko lang to ka, ma'am, natutunan na marami palang health benefits, no? At punong-puno pala ng sustansya ang ube. Ito pa ka, ma'am. Alam mo ba, nakatutulong din, maaaring makatulong din ang ube sa pag-manage ng ating pong blood pressure? Oo. So, ayon dito sa mga researches, no? Ito ay maaaring dahil sa antioxidant content ng ube. Kaya nakakapagpababa siya ng blood pressure. Yung mga matataas na high blood. Diba ganyan yung mga joke nila eh? Oo. At ang effect nitong antioxidant na to na nasa ube ay kagaya ng mga iniinom na medication for blood pressure, yung mga maintenance. Oh, galing ah. Oh, pero wait lang po ah, hindi ko sinasabi na sabi ni Mommy Rich eh wag na daw akong uminom ng ano ko, maintenance ko, kain na lang ako ng ube kasi pagbababa pala yun ng BP. Hindi po. Oo. Kung may maintenance po kayo, sundin niyo po yung sinasabi ng doktor niyo. Ito po ay natural na supplement lang. Diba? So, pag meron, kainin. Kasi maganda nga po yung health sa ating katawan. Diba? Lalo na dyan sa ating blood pressure. At, ay, ang galing. Maganda rin pala to sa may mga asma. Pakainin ko nga nito si RJ. Oh, asthmatic ka, ma'am eh. At ngayon, madaming mga batang may asma, no? Kahit nga mga matatanda. Ako nga ka, ma'am, diba? Ano ba yung nung nagkasakit ako nung inuupo ako ng December? Ang gamot ko, ano, anti-asthma na gamot. Kulang pala ako nitong ube. Dapat pala kumain ako ng ube, no? Dahil marami siyang antioxidant, vitamin A, vitamin C, at saka yung anthocyanin. Ang galing, ha? And last but not the least, alam mo ba ka ma'am na ang ube pala, dahil siya ay high in fiber, maganda ito para sa ating mga chan. Sa ating pong, alam mo yung may patalas na siya, okay ka ba chan? So this promotes good gut health. Pag sinabi natin gut, ibig sabihin yung ating pong bituka, yung ating pong chan. Kasi lahat po ng kinakain natin, lahat tayo, yung well-being ng isang tao, depende po yan sa kinakain niya. Kasi, dyan ginigiling yung pagkain. Pagkatapos gilingin yung pagkain, mako-convert into sugar, mako-convert into nutrients na kailangan ng katawan natin. So, iikot ngayon sa katawan natin. So, kung ano yung kinakain natin, ganun tayo yung ating pong kalusugan. Oo, diba? Kaya, sabi dito no sa ating pong material, ang pagkain ng ube ay nakakatulong po at maaaring
makapagpababa ng pagkakaroon natin ng risk ng mga sakit na sumusunod. Colorectal cancer, inflammatory bowel disease, irritable bowel syndrome. Yung mga ganun. Ganda, no? Dahil ang ube pala ka, ma'am, hindi lang siya masagana sa antioxidant, sa vitamin C, sa vitamin A, kundi marami rin siyang tinatawag na fatty acids and B vitamins. O diba yung mga gatas na pang baby, merong mga fatty acids, mga B complex, maraming mga ganun. Kasi yun yung kailangan ng katawan natin. Oh. At, eto pa, problema natin yung mga inflammation ng katawan natin, arthritis, at yung mga iba pang pamamagas sa katawan, kaya masakit. Kaya tayo nagkakasakit. Kasi yung ating cells sa loob ng katawan natin, imbis na healthy siya, ay namamaga. Dahil sa mga kinakain natin, dahil sa stress, at marami pang bagay. So, anong gagawin natin? Yung iba ay syempre magagamot pag hindi kaya. Pero alam mo ba ka, ma'am, na pag ikaw ay kumakain ng mga pagkain na masagana na sa tinatawag natin na anti-inflammatory properties, kagaya ng ube, masagana pala yung ube dito, ha? Sa anti-inflammatory properties. Diba? Ngayon, oo, isulat mo din yun sa listahan mo, ka, ma'am, na ipapalengke mo bukas. Magluluto ako or bibili ako ng ube. Gumawa ka ng ube spread, pakulaan mo, gumawa ka ng ube jam, or anything ube. Oo, kasi masustansya pala siya. Ah, diba? So, dyan po nagtatapos yung ating pong kwentuhan today. Sana nakatulong sa'yo ka, ma'am. Sana po ay na-enjoy niyo yung ating kwentuhan. At subukan niyo po. Oo. At balitaan niyo naman po kami pagka nasubukan niyo na ito pong ating pong ginawang product ngayon na ube spread. Sa akin pong pagbabalik, meron pa po tayong verse. Abangan po yan dito lamang sa Magandang Umaga, Mami. Sa buong mundo
lakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, asahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapat matibay na sandika. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan ay inahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Sa ating verse sa araw na to, dahil Feb, Ibig Month pa rin tayo, di ba? Ito po ka, ma'am, isa po napakagandang verse. Very special. Galing po ito sa Psalms chapter 89, verse 33. Sabi dito, "But I will not take my love from him, nor will I ever betray my faithfulness." O, di ba, nakakatawa po ito ka, ma'am, dahil sinasabi po dito yung kung ano si God. Di ba? At sinasabi po dito na si God ay tapat. Siya po ay faithful. Siya ay totoong nagmamahal sa atin. Diba? Kung meron pong isang bagay talaga na pwede nating panghawakan ka, ma'am, sa buhay, ito po yung katotohanan na mahal tayo ng Diyos. Diba? Oh, sabi mo, natapos na at lahat. Matatapos na ang February. Wala pa rin akong nararamdaman dyan sa mga pag-ibig na yan sa Valentine's. Oo, walang kahit isang nag-greet sa akin. At kahit kailan, hindi ko naramdaman yung pagmamahal na yan. Alam mo ba, ma'am, sabi sa Bible na God loves you so much, mahal ka ng Diyos. Ikaw at ako ay mahal ng Diyos. At sabi ko dito sa verse na ito, no, although ito po ay covenant ni God kay David, pero ito din po ay sinasabi niya sa ating mga tao, hindi i-betray kailanman ni God ang kanyang katapatan or ang kanyang sarili.
So yung kanyang pagmamahal para sa atin, para sa iyo, para sa mga tao, ay hindi magbabago. Sobrang mahal niya tayo na hindi niya tayo inantay na makagawa ng mabuti or maging mabuti, dahil kahit kailan ka ma'am, hindi po natin kayang magawa yon bilang mga tao, bilang mga makasalanan. Yung puso natin ay punong-puno ng kasalanan, di ba? Hindi po natin kayang isalba yung sarili natin. Dahil ang kabayaran po ng mga kasalanan natin ay hell. Kaya po si God, ang ginawa niya, pinadala niya si Jesus to die on the cross. Si Jesucristo na namatay sa cross para sa iyo at para sa akin. Upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po yung the best kind of love. At alam mo ka ma'am na pwedeng-pwede mo yung maramdaman. Pwedeng-pwede mo yung makamtan. Mag-pray lamang po kayo ng tinatawag natin na acceptance prayer. Tanggapin natin si Jesus sa puso natin bilang Diyos at tagapagligtas. Pagsisihan natin lahat ng mga pagkakasala natin. At mabuhay ng para sa Diyos. Ganun lamang po yung napakasimpleng kaligtasan. Di ba? Oh, at lahat po yan, pagsusumahin natin ang Bible, is all about God's love and God's will para po sa ating mga tao. So, dyan po nagtatapos yung ating kwentuhan today. Thank you very much for listening. Ingat po kayo. See you on Monday. Dito pa rin sa Magandang Umaga, Mami. Ako si Mami Rachel de la Rosa, nagsasabing anumang hamon ng buhay, kakayanin natin. Dahil tayo ay nanay at ang Diyos at Pina ang ating gabay. Bye! Ay kayang magsaya.